Hello guys, ako pala si Sir Jun at welcome sa aking YouTube channel. Kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ang bell button para ma-notify kayo kapag nag-upload ako ng bagong video. Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo ang fundamental operation on adding integers. Sa pag-add ng integers, meron tayong dalawang rules na sinusunod. Ang unang rules states that if the integers have the same sign, just add the positive equivalence of the integers and attach the common signs to the result. At ang pangalawang rules naman ay nagsasabing if the integers have different signs, get the difference of the positive equivalence of the integers and attach the sign of the larger number to that result. At under ng rules na ito ay mayroong karagdagang rules. Ito ay nagsasabing, if there are more than two addends in the problem, the first step to do is to combine addends with same signs and then get the difference of their sum. So, medyo nakakalito, di ba? Ang masasabi ko naman ay ganito. Simply lang po yan. Kaya panoorin nyo ang video nito hanggang sa uli dahil papaliwanag ko isa-isa ang bawat rules na ito. Umpisa na tayo sa unang rules. Rule number one, nagsasabi na integers have the same sign ay just add the positive equivalence of the integers. Ang ibig sabihin nito, kapag sinabing positive equivalence, ito ay yung absolute value ng integers. Pag sinabi natin absolute value ng isang integers o isang number, kapag ang sign niya is positive, pag kinuha yung absolute value ay nagiging positive pa rin. Pag ito naman ay negative at kinuha natin ang kanyang absolute value, ito ay nagiging positive. So lahat ng integers, pag kinuha natin ang kanyang absolute value, whether it is a negative or positive, ang result ay nagiging positive. And lastly, attach the common sign to the result. So para maintindihan nyo ang rule number one, syempre magbibigay tayo ng halimbawa. Ang unang halimbawa natin ay positive 10 plus positive 5. Kung susuriin natin ang dalawang integers, meron nitong the same sign na positive. So, ang next step na gagawin natin ay kukunin natin ang absolute value ng positive 10 at saka positive 5. So, magiging absolute value ng positive 10 is positive 10 at ang absolute value ng positive 5 ay positive 5 pa rin. Then, kukunin na natin ang kanyang sum. Ang sum ng 10 at saka 5 ay 15. Dahil ang common sign nila is positive, ito ngayon ay magiging positive. So, ang final answer ng positive 10 plus positive 5 is positive 15. So para mas lalo niyong maintindihan ito, magbibigay pa ako ng isa pang halimbawa. Sa pangalawang halimbawa, meron tayong
negative 8 plus negative 3. Kung ating susuriin, ang common sign ng dalawang integer ay negative. Ang susunod natin gagawin ay kukunin natin ang absolute value ng negative 8 at saka negative 3. Ang absolute value ng negative 8 is positive 8. At ang absolute value ng negative 3 is positive 3. Then, kukunin na natin ang kanyang sum. Ang sum is 11. Then, i-attach na natin ngayon ang kanyang common sign, which is negative. Kaya, ang results ng negative 8 plus negative 3 ay tumako naman tayo sa second rule. Second rule states that if the integers have different signs, get the difference of the positive equivalence of the integers and attach the sign of the larger number to the result. So, ipapaliwanag ko to sa pamamagitan ng isang halimbawa. Sa unang halimbawa, meron tayong positive 9 plus negative 3. At ang susunod natin gagawin ay so ito ay magiging ang absolute value ng positive 9 is positive 9. At ang absolute value ng negative 3 is positive 3. Since kukunin natin ang difference nila, ang magiging operasyon ngayon ay minus. So, kukunin na natin ngayon ang difference ng 9 at saka 3. Ang result ay ay 6. Since 9 is greater than 3, kukunin natin ngayon yung sign ng larger number. At ang sign ng larger number ay positive. So, ang sign ng result ay magiging positive. Kaya, yung positive 9 plus negative 3, ang final result ay positive 6. Magbibigay pa ako ulit ng isa pang halimbawa para mas lalo nyo itong maunawaan. Para sa pangalawang halimbawa, meron tayong negative 15 plus positive 5. So, gagawin pa rin natin ay kukunin ang kanyang absolute value. Absolute value ng negative 15 ay positive 15. At ang absolute value naman ng positive 5 ay positive 5. Dahil kukunin natin ang difference ng dalawang number, so ang magiging operation ngayon ay minus. Then, kukunin natin ang difference ng dalawang number na 15 at saka 5. Ang result ay 10. Since 15 is greater than 5 at ang sign ng 15 is negative, i-attach natin ngayon
ang negative sign sa 10. So, ang result ng negative 15 plus positive 5 ay negative 10. Dumako naman tayo sa karagdagang rules sa ilalim ng rule number 2. States that if there are more than 2 addends in the problem, the first step to do is combine the addends with the same signs and get the difference of their sums. Okay? Papaliwanag ko pa rin ito sa pamamagitan ng isang halimbawa. Sa ating unang halimbawa, meron tayong negative 4 plus positive 3 plus negative 7 plus positive 2. So, ang unang gagawin natin ay combine natin yung mga integers na may parehong sign. Kagaya nito, negative 4, pagsasamahin natin sa negative 7. At ito namang positive 3 ay isasama natin sa positive 2. So guys, meron na tayong 4 plus 7. Then, since pinag-combine natin itong 4 at saka 7, at alam naman natin na meron silang common sign na negative, yung negative sign na ilalagay natin dito sa labas ng parenthesis. So, ganun rin ang ginawa natin dito sa 3 plus 2. Okay? Then, ang sunod, kunin na natin ang sum ng 4 at saka 7. At ganun din sa 3 at saka 2. Ito ay magiging negative 11 plus positive 5. Then apply natin ang rule number 2, kukunin natin ngayon ang kanilang absolute value. Ang absolute value ng negative 11 is positive 11 at ang absolute value ng positive 5 ay positive 5. Since meron silang difference sign, kukunin natin ang difference ng dalawang number. So, ang magiging operation dito ay minus. So, 11 minus 5 is equal to 6. Since 11 is greater than 5 at ang sign ng 11 is negative, i-attach natin ngayon ang sign ng 11 dito, which is negative. So, the final answer is negative 6.